Yo, what's up mga katropa, at welcome ulit sa aking YouTube channel. Well, today pag-uusapan natin, well, mag-uusap-usap kami. Watch this mga katropa, kasama ko mga katropa natin welder, okay, dito sa Canada. Machinist, CNC operator, tsaka yung butcher natin, nakasama ng huli, si katropang Galant. Alright, watch this mga katropa. Click here and like and comment down below. Kumbaga ano siya ng accredited siya ng yung Canadian embassy. Doon kasi nung kami rin doon din ginagamit eh. Parang naalala ko noon nung binayaran naman noon per medical is 1.5 pa na matagal na. Sa amin 7.5. 7.5 na ngayon. Pero na-reimburse niyan. Binabayad sa mga bayarin. Okay. Ayun. Tapos wala na pala kaming final meds noon kasi one time lang. Oh, one time kasi since yung aming unang medical aprobado din ng Canadian embassy, hindi na kami kinuha ng another final medical. Mm. Kaya, pero yung ibang mga nagpa-medical ng una na hindi siya ng Canada, final medical sila sa clinic na accredited ng Canadian embassy. Oh. Kasi kaya, yung same time namin, bro, dalawang basis kami. Kaya mas maganda kung magpapa-medical kayo, ang pili nyo yung mismo accredited na lang. Kami doon, accredited din yun, pero dalawang beses kami. Para may final siguro na may nakitaan sa, hindi naman sa akin, sa father ko, anong time na yun. Pero depende pa rin sa sa agency siguro. Hmm. Kaya merong dalawa, merong isa lang. Depende rin. Saka depende rin sa kalusugan niyo. Baka mamaya, kaya nadalawang ko yun, merong problema. Hmm. Eh since sa akin nakapatulong, wala namang naging problema. Kaya healthy. Umaga naman naging total expenses mo. Kumbaga, yung sa'yo from your pocket na hindi bahala na yung agency nila doon. Mga naman. Kung total expenses, kung isasama ko yung mga everyday na gastos ko pabalik-balik sa agency. Kasi uwian ako eh. Wala naman akong trabaho. Okalamba. Oo, kasi nag-resign na ako nun. Nag-resign ako kasi nga gawa ng French language. Siyempre hindi ka makapag-focus na kung may trabaho ka. Eh, uwi na ako. Kumbaga, isama na natin yung may bayad man yung sa agency. More or less mga 50. 50 mil? Oo. So, hindi pala more or less, more. More pa pala sa 50. Pero depende na sa inyo. Depende na kung paano kayo. Basta ang inaano ko lang. Sa kanya yun. Sa akin yun, ha. Ganun din ba sa inyo to, yung sa butcher, yung sa part mo? Yulin. Di ba more or less din yun sa inyo? Ang security na taas? Nagastos mo nun? Oo. 50. Lagpas pa. Lagpas 50. Lahat-lahat na. Pero yung naging plane ticket nyo is from your pocket na or sagutan ng company? Sagutan ng company na ano yun. Basta sa plane ticket wala na kami binayaran. Kumpanya na. Kumpanya na. Sa kontrata kasi yun. Nakasado sa kontrata na yung sa ticket. Papunta doon, papunta dito, saka yung pabalik. Sa employer. So nung nalaman mo na, okay, pasado na, pupunta na Canada, excited na, no? Mm-hmm. Makakita ulit ang snow pagkatapos sa Japan. Diba? Pumunta ka dito summer na, no? Summer na kasi June, month of June yun eh. Summer cold. Summer na pero malamig pa rin. Malamig yung hangin, ano? Malamig ang simoy ng hangin. Pang-December ba? Summer cold. Pang-December ng Pilipinas. Pero hindi yung December dito. Hindi pang-December ng Pilipinas, talaga malamig pa rin. Nakarating siya rito, anong buwan? Anong buwan na yun? Month of June to lang. June? Itong month na to, June. Ay, summer. 2019. Coming March. March, so spring, you know? Malamig na pa. Hindi, cold pa doon eh. Nung panahon na yun, 2018. Winter pa. Winter pa. May yelo pa dun sa amin. Gabundok pa yung yelo dun. Sa Torreby. Sa Torreby. Ikaw napunta ka sa Quebec City. Oo, Quebec. Tatlong oras mula dito yun eh. Alam ko eh.
Pag dire-diretso sa dire-diretso ano? Kapag dumaan ka doon sa dinadaanan ko, 2 hours 45 minutes, kapag ang takbo mo, yung katulad ng takbo ko, mga 140 kilometers per hour. Mabilis. Ang bilis doon. Walang polis. O pag walang polis. Yung ano, yung pag may kita mo na... Hindi natatakot, resident. Citizen na kasi, hindi siya takot. Alam mo, binabawas pag... kapag ano, kasi pag nahuli ka ng polis... Nababawas sa points mo. Nagkakaroon ng pointing system eh. Kasi pag naipon at naipon yung points mo rito, may tendency maano yung ano mo eh, yung lisensya mo. Matawag ito. Mapasok mong tawag ito yung... Po pwedeng, hindi ka po pwedeng mag-drive. Oo, oh, kasi may katrabaho kami. Iba yung, iba naman yung talagang ire-revoke na, hindi ka na talaga po pwedeng mag-drive. Maghintay ka ulit ang 5 taon. May katrabaho kami doon sa, sa kumpanya. Quebecois. Inalisensya na. Lisensya. Siguro mga ilang taon siyang hindi nakapag-drive. Oo. Kasi yung points inanggalan niya, siya na naubos yung points niya. Pero ano naman, siguro 5 taon na hindi siya makakapag-drive. Oo, ganun yun. Tapos after 5 years, saka lang bibigyan ka ulit ng... Bagong lisensya. Kung baga parang magtanda. Penalty yun. Oo, penalty. Mahirap din kasi dito pag walang sasakyan, di ba? Oo. Pero sa atin, ako, alam mo yun, nahuli ni Isko. Ayan. Yung... Dalawa-dalawa lisensya, no? Oo. Oh. Bakit? Akalain mo may isa uri ito, 12 na huli lisensya, nahuli. Oh. Eh, di ba pangbugulang yan? O, oh, ngayon. Oh, gusto mo, ha? Total, niloloko mo kami. O, oh, eto. Sisikat ka ngayon. O. Oh. Ayan. O, oh, tingnan nyo, ha? O. Oh. Durug-durug na, ho. Oh. Ha? Tingnan ninyo. Ito, isa sa mga manloloko. Oh. Oh, ito, Joey Lasco Bantilan. Oh, teka, ito lahat ng lisensya niya. Tingnan ninyo, ha? Hindi, marami lisensya yun. Multiple lisensya, ha? Kumagamit. Pamula, binatapay yata yun. Gusto man dahil. Ibo, nahuli na. May kasi nilalabas ulit ang bagong lisensya sa pari nyo, no? Grabe. Yung una nga lisensya, bata pa eh. Nung yung muna lisensya, matanda na eh. Pati na yung buhok. Iba sa atin. Iba sa atin talaga. Dito talaga. 12 license yun, 12 yun. Yung matanda. Dito, isang beses ka magkakalisensya eh. Matindi, no? Dito. Pag good, ano ka naman, good driver ka naman, hindi ka naman, no? Kapag nahuli ka kasi, maraming way pa paano ka magkaroon ng points. Beating the red light, pag nahuli ka na ano, ng polis. Ganyan, speeding, over speeding. Marunong ako mag-drive pero yun lang. Don't forget to subscribe and click the notification button for our latest video.